kung meron kayong magiging takeaway dito sa video na ito, is yun ang i-takeaway mo. Kasi yun yung pinakasimple, pinakamadaling practicein. Pwede mo na kaagad magawa ngayon. Buy food for your family. Para madala ka sa iba't ibang destination na gusto mo sa mundo. Kasi may pera ka. Kaya mo, you're capable eh. Pwede mong bilhin yung sasakyan na gusto mo at pwede ka rin naman mag-commute. Pag nagkasakit ka po, pwede ka sa public hospital, pwede ka rin sa private hospital. I'm sure may option ka. Yes, yun yung pinakamahalagang maintindihan natin tungkol sa pera. Ito yung mga pet fave ng mga followers natin. Kapag kami ginagawa ka content, titirahan ka ng Bible verse na hindi masyado importante pera. Nakaka-receive ka ba ng ganun? Marami. Ano masasabi mo sa mga taong ganun? Maraming tao na ginagamit nila yung Biblia as justification kung bakit sila naghihirap. Exactly. Mga bobo! Ginagamit nila yung religion nila to justify na okay lang maging mahirap. Ginagamit nila yung mga Bible verses na sang-ayon dun sa justification nila. Exactly. Pero ang daming verses sa Bible na sinasabi dun na binigyan tayo ng Diyos ng oportunidad to produce wealth, especially in Deuteronomy. Okay, so ito na yung part ng video na pinaka-controversial sa lahat na kung saan marami ako nabasa ng mga negative comments about dito. So gusto ko na bigyan ng linaw sa inyo yung part ng video na yan about sa religion, Bible verses, etc. So yung Bible pala na binabanggit ko dun is yung Biblia ng mga Kristiyano, kasi marami namang ibang mga holy books ang ibang mga religions, pero yung kasi yung nabasa ko. So yun lang yung alam ko, dun ko lang kayang mag-comment, pero hindi ako magko-comment dun sa Biblia ng ibang religion kasi hindi ko naman nabasa yan. And katulad na nabanggit ko sa inyo, uulitin ko lang, I have nothing against your religion as long as tinuturoan kanya na maging mabuting tao sa kapwa mo, tinuturoan kanya na maging mapagmahal, tinuturoan kanya ng kagandahang asal, ugali. Wala kang problema dyan. And I think nasa tamang religion ka, whatever religion man yan. Pero kung yung kabaliktaran ng tinuturo sa inyo yan, mag-isip-isip ka na kasi may problema. Okay, may problema sa pinaggagawa nyo. Baka hindi religion yung pinasok mo, baka kulto yan. Okay? So, gusto ko lang nabigyan na linaw doon kasi maraming ako nabasa ng negative comments about dito sa part nitong ano na to, ginagamit daw yung Bible, ganyan-ganyan daw, etc. etc. Out of context, etc. Yan yung madalas na panlaban ng mga kung tawagin ko is religious bigot. Religious bigot, ibig sabihin nito, ito yung mga klase ng tao na feeling nila sila lang yung tama, na hindi sila magkakamali pagdating, especially pagdating sa usaping yung politics and religion, sila lang yung tama. Hindi sila willing makinig sa kung anong sinasabi ng iba kasi para sa kanila tama na sila, feeling nila perpekto na sila. So mga religious bigot ang tawag ko sa mga ganyan. And hindi na ako nakikipag-argumento talaga sa mga ganong klase ng tao kasi walang point, walang sense. Even though hindi ako religious na tao, naniniwala ako marami sa nakalasulat sa Bible kasi nabasa ko yung Bible. Hindi ko lang siya natapos, siguro mga 3/4 yung nabasa ko. Pero naniniwala ko na kasi ang daming wisdom sa Bible, ang daming life guidance sa Bible, especially yung mga part na itinuturo ni Jesus. Pero hindi ako nagpo-promote ng religion. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako religious na tao, neutral lang ako, nag-observe lang ako. So ang dami dun eh, ang daming tinuturo na mga wisdom talaga ng mga tao. And unfortunately, yung mga nabasa ko na comment is nag-ano yun nga, babatuhan ka na ng mga Bible verse, sasabihin sa'yo, karapatan na mag-ano ng Biblia, ganyan-ganyan, dapat may aral ka, dapat may ganito, blablabla. Tapos babatuhan ka ng mga Bible verses, tapos sasabihin sa iyo yung mga binanggit ko daw na Bible verses is out of context daw, no, out of context daw. Tapos ito yung malupit. Pag sila yung nagbibigay ng Bible verses kahit out of context, okay lang. Pero pag ako yung nagbigay or ibang tao o yung sa tingin nila ay kalaban nila ang nagbigay ng Bible verses, out of context, bawal. Sino ka? Anak ka ng Diyos? Ganon? Diba? Ikaw yung special na sugo ng Diyos. So, yun yung ano. Kaya ayoko na makipag-argumento sa mga ganon. Kasi ang nakakalungkot doon, ganon. Sila pwede nilang gamitin yung Bible verses. Ikaw bawal. And kung mapapansin nyo, madalas na mga religious bigot is yung mga mahihirap. Madalas na mga religious bigot is yung mga tao na walang nararating sa buhay, pabigat, puro reklamo ang ginagawa. You know? Puro reklamo sa gobyerno, puro reklamo. So, yung mga, alam mo yung mga walang bilang na tao. Gusto ko sabihin to as nicely as possible, pero ganun talaga eh. Kaya iwasan mo na lang yung mga ganun tao. Hindi ko sinasabi lahat tao, ulitin ko. Sinasabi ko lang na marami sa mga ganun, sa mga religious bigot is yung mga ganun klase ng tao. So iwasan mo na lang, huwag ka na makipag-argumento kasi wala kang matututunan, sayang lang. And at the same time, meron din ako ng mga babasang comment about dito sa video na hindi naman lahat pwedeng yumaman. Sino bang may sabi? May sinabi ba kami sa video na dapat lahat tayo yumaman? Madalas ko nababasa yan, hindi naman lahat pwede yumaman. Sino pang magtatrabaho, sino pang magdadrive, sino pang magluhugas, maglilinis, etc. etc. Wala naman kami sinasabi. Sorry. Na dapat lahat ng tao yumaman. So hindi ko magets. Ito yung mga klase ng tao na may masabi lang para feeling nila matalino sila kahit ang totoo bobo sila.
So balik tayo sa video. Deuteronomy 8:18, God has given us ability to produce wealth. Another is yung Jeremiah 29:11, which is God has planned to prosper you, not to harm you, give you hope and future. Hindi nila nakikita yun. Para sa akin, kung talagang fair ang Diyos, bawat isa sa atin bibigyan ng opportunity para magkaroon ng magandang buhay. Exactly. Kasi isa sa mga paniniwala ko, lalo-lalo na, 'di ba, tinatawag natin ang Diyos na Ama. Yes. Sinong matinong magulang na nagmamay-ari ng sanlibutan ang gusto na naghihirap yung anak niya? Kahit tao lang, wala. Kahit tao nga, wala. Gusto natin bilang magulang, gusto ng magulang na i-provide yung magandang buhay kinabukasan para sa mga anak niya, kaya nga nagkakaroon din ng mga OWs, kaya maraming nagsasakripisyo. Yes. So kung yung Ama natin sa langit ganun, bakit niya gugustuhin maghirap tayo? Bakit pipili siya ng kung sino lang? Lahat tayo binigyan ng equal opportunity. Ang pinagkaiba na lang siguro is yung mga tao na even though naandiyan yung present na opportunity sa kanila, ang gusto pa rin nila, tinuturing nila yung Diyos na parang genie, na gusto nila pag may hiniling sila, ibibigay na lang sa kanila ng kahirap-hirap. Yes. Feeling natin sobrang entitled tayo. Feeling ibig natin, sabihin yung mga taong medyo kinakapos at hirap sa buhay, meron silang insecurities. Meron siguro. Kaya feeling entitled sila. Iniisip nila na deserve nila yung mga ganun kasi naghirap naman sila. Yeah. Pero yung sinasabi na hirap na yun, parang subjective naman yun eh. Anong klaseng paghihirap ba yung ibig nilang sabihin? Yes. Lahat naman tayo napepresentahan ng mga opportunity, pero hindi naman lahat ginagrab yun. Kaya meron nga din verse sa Bible. Okay, so gusto ko lang din bigyan ng linaw yung binanggit ko about dun sa hirap, yung hirap. Kasi subjective naman talaga yung hirap. Yung ibig sabihin ng hirap na pinagdaanan. Lahat tayo may hirap na pinagdaanan. Hindi ko to sinasabi for us to compare. Kasi walang competition dito ng pahirapan ng buhay. No, hindi dapat tayo nagko-kompetensya. Kasi pwedeng yung madali sa akin, mahirap sa'yo. At pwedeng yung mahirap sa'yo, madali sa akin. So hindi pwedeng, mas mahirap yung pinagdaanan ko kasi ganito. Although madalas nagagamit natin yan to compare, pero para sa akin, ginagamit ko yun para maging grateful ako. Na kung meron talagang, yung alam mo yun, narinig ko yung kwento niya, na nalaman ko kung ano yung hirap na pinagdaanan niya, tapos napaisip ako na, gosh, pag ako yung naka-experience ng ganun, parang hindi ko kaya yun. Diba? Nagiging grateful na lang ako. And na-inspire ako dun sa tao, especially kapag ka nagsumikap talaga siya. So ang pinupunto ko dito, hindi ito about competition kung sinong mas mahirap ang pinagdaanan. No, hindi ito padramahan ng buhay. Ang importante is, paano mo ginagamit yung mga hirap na nararanasan mo in order for you to move forward sa buhay mo? In order for you to progress, in order for you na matupad yung mga pangarap mo. Kasi maraming tao, ginagamit yung hirap nila as justification. Ginagamit yung paghihirap na pinagdadaanan nila as justification, as an excuse para maging rason nila na yun ang dahilan bakit sila mahirap. So, balik tayo dun sa video. Wala nagsasabi dun na many are called few are chosen. Right. Para sa akin lang naman, based on my opinion, hindi naman namimili lang siguro ang Diyos na kung sinong yayaman at kung sinong hirap. Kasi kung ganun lang rin naman, hindi dapat wala tayong free will. Exactly. Diba? Kasi kung Diyos lang din parang pipili kung sinong mayaman at mahirap, wala tayong free will. Yes. Hindi masabi meron daw. Yun yung pinaniniwalaan ko. Lahat tayo is responsible sa kung ano man ang sitwasyon ng buhay natin ngayon. It's just that people are more of doing the wrong things and making wrong decisions in life. Sa tingin ko, ang hindi kasi natin piliin is yung kung ano yung madali, ano yung convenient. So for example, mas madaling magreklamo kaysa magsumikap. Exactly. Mas madaling isisi sa gobyerno kaysa aralin kung paano mo ba ma-work out tong halimbawa tong negosyo na ginagawa mo o yung trabaho mo, paano ka. Okay. So gusto ko rin magbigay ng comment dito sa part ng about sa pagsisi sa government, ganyan ganyan, kasi meron din akong mga nababasang negative comments about dito na totoo naman daw talaga na korakot yung government. And alam niyo, sa totoo lang, I agree. No, sa totoo lang, agree ako. Marami talagang korakot. Marami talagang mga politiko na binubulsa yung pera ng bayan. At naniniwala ako doon. Pero ang punto ko kasi dito, o ngayon, sabihin na natin, yes, tama tayo. Maraming ang magnanakaw. Marami talagang mga politiko na binubulsa. Maraming yung pera natin. Maraming korakot na politiko. Tama na tayo, di ba? Tama tayo doon. Totoo, meron talagang ganun. Ano ngayon? Eric is now stuck on the letter M. Anong gagawin natin? Gaganda ba yung buhay natin? Kakareklamo sa kanila? Kasi kung iisipin mo ng mabuti na hindi, dapat may ginagawa tayo, dapat nagre-reklamo tayo, dapat nag-ano tayo, ang tawag ba doon? Nag-alsa ba? Yun ba tawag doon? Nagra-rally yung mga ganyan-ganyan. Ilang dekada nang ginagawa ng mga Pilipino yan. Isipin mo na mabuti. Sigurado ako, bata ka pa nga lang, nakakakita ka na ng mga ganun eh. Hindi ka pa buhay, hindi pa tayo buhay, hindi pa ako buhay. Marami nang gumagawa ng ganyan. Reklamo, reklamo, rally-rally. Ano nangyari? Gumanda ba yung Pilipinas dahil doon? Gumanda ba yung buhay ng mga nagrereklamo? Di ba hindi? Kasi wala silang pakialam. So ang pinupunto ko dito ay ina-assume ko na lang wala silang pakialam. Kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, wala silang pakialam. Hindi sila makikinig. Kunwari lang nakikinig sila. No? Ibabalita sa TV, kunwari pinakikinggan, di ba? Hindi sila makikinig. So instead na ipilit ko sila yung magbago, na gobyerno magbago, yung mga politiko magbago, ako na lang. Ako na lang yung mag-adjust. Kasi at least ito kaya kong kontrolin. Sila hindi eh. Kahit anong sabihin ko, sino ba ako para pakinggan nila? Well, ordinaryong mamamayang Pilipino lang naman ako. Sino ba ako para pakinggan nila? Ako na lang magbabago. Ako na lang mag-a-adjust. Ako na lang maghahanap ng opportunities na hindi namimili at nag-iinarte.
Did you? What? Sa opportunities, ako na lang yung mag-aaral, ako na lang yung mag-i-improve ng sarili ko, ako na lang yung magbabago ng ugali ko, and para maging successful ako. At yun yung ginawa ko. Kaya ngayon, successful na ako. So balik tayo sa video. Para mapromote, mas madaling magreklamo, mas madaling sisihin ng gobyerno. Kaya nga, merong kasabihan, may old proverb na kapag pinili mo kung ano yung madali, maghihirap ka. Pag pinili mo kung ano yung mahirap, magiging madali ang buhay. So naniniwala ako doon. Mas madaling gawin yung mga ganung bagay, magreklamo, pagiging entitled, pagbibigay ng opinion, right, pag-hate sa ibang tao. Pagiging keyboard warrior, madaling gawin yun eh. Pero yung katulad ginagawa natin, yung gawa ng ganitong content, magbigay ng value sa ibang tao, mag-inspire ng ibang tao, magsumikap sa negosyo, mahirap gawin yung mga yun eh. Hindi naman sa pumipili sila ng mali or tama, pinipili lang nilang gawin kung ano yung madali sa kanila at yung posible. Convenient, tama. Nakakalimutan ng maraming tao is mag-reflect sa sarili nila. Na minsan talaga, kailangan mo talaga maghirap eh. You have to sacrifice things. Hindi, maraming mga Pilipino mas pinipili mag-inom kaysa magnegosyo o kaysa magtrabaho. Maraming tao pinipili magsugal. Maraming tao pinipili nila makipagchismisan kaysa iniintindi nila yung buhay nila. Iniintindi nila yung buhay ng may buhay. Maraming tao ang pinipili kaysa magtrabaho o mistambay. Kailangan mong may gagawin ka, may effort. Kaya nga tayo binigyan ng tinatawag na trabaho, negosyo, tinatawag na mga oportunidad. Kasi kaya nagkaroon ng oportunidad, may gagawin ka, ikaw ang magki-create noon. And that is actually the essence of life. So life is meant to have challenges, problems, so that tayo bilang human being, napapractice natin yung tinatawag natin na free will na binigay sa atin and logic kung paano natin i-resolve. Kasi ang opportunity talaga na andun yan sa problema. It's just that maraming tao ang problema, tinignan nilang problema, hindi nila tinignan ang oportunidad. Nakikita nila as something na pahirap sa kanila, akala nila pinaparusahan sila. So before ako mag-proceed no sa mga nanonood, itong sinasabi namin is not to attack you or ipamuha sa iyo na mali ka. This is for the sake of awareness para naiintindihan mo yung mga bagay-bagay bakit ganito yung nangyayari sa buhay. Kasi ako naniniwala ako mayroong formula eh. Yes. Merong tamang formula, merong maling formula. And pag sinabing tamang formula, yung formula na kapag ginawa mo, makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Exactly. Pag ginawa mo yung maling formula, hindi mo makukuha yung mga bagay na gusto mo. Itong sinasabi namin is to give awareness sa mga tao para maintindihan mo kung bakit ganyan yung nangyayari. Kasi naman din naman ako sa ganyan, hindi ako pinanganak na mayaman. Naiintindihan ko yung problem na mga kinakapos, naiintindihan ko yung problem ng pagiging mahirap. Na-experience namin ng fiancé ko yan. Alam niya yan, nakita niya lahat ng struggle nung nagsisimula kami. Right. This is to give you information and awareness para alam mo kung ano na yung mga gagawin mo in the future para magkaroon ng pagbabago sa buhay. Fast forward, at the age of 18, pinili mong umasenso, pinili mong yumaman. Kasi yun ang nakita mong solusyon para kahit papaano magkaroon ng meaning ang buhay mo. Magkaroon ng sense kasi you are inside a broken family. So what actually happened? Ako naniniwala ako sa kasabihan kasi na isang beses ka na lang mabubuhay, bakit hindi pa masarap? Isa rin sa mga reason kung bakit ako nagpapayaman. And para in the future, yung magiging family ko hindi magkaroon ng ganitong problema kung ano yung experience namin na hindi ko kailangan mag-abroad, hindi kailangan mag-abroad ng aking future wife, hindi kailangan magkahiwalay yung family namin, hindi kailangan mag-away dahil sa pera, magkaroon ng options. Yung mga anak namin, hindi naman namin sila i-spoil in the future, hindi ibibigay lahat. Going back to sa sinasabi mo. Yan yung sinasabi ko kanina about no sa reason, isa sa mga reason ko bakit ko gustong yumaman, kasi about sa future family. Kanina na marami tao gusto na lang ibibigay sa kanila lahat. Naalala ko yun na sabi ko, bakit hindi na lang pinanganak na mayaman? Later on na realize ko yung sagot ko sa tanong ko, sabi ko, buti na lang hindi ako pinanganak na mayaman. Bakit? Kasi lahat ng mindset, lahat ng skills na acquire ko all throughout those years is priceless. Walang kapalit na kahit na anong halaga. So ibig sabihin mas importante yung skill set, yung knowledge, yung experience kaysa sa pera. Yes, exactly. Kasi yun ang gumagawa sa pera eh. It's a total package. Yun, sobrang ganda nung nabanggit ko about dyan kasi yun yung hindi maintindihan ng maraming tao. Kasi mayroong mga nakikipag-argumento sa akin dito sa part na, eh bakit yung mga nananalo sa loto, di ba successful sila, marami silang pera? Hindi nila naiintindihan na hindi porket maraming pera ay successful na. Hindi yun ang ibig sabihin ng success. Yan yung na-realize ko later on sa pag-progress ko sa buhay. Kasi yun din ang akala ko dati, pag mayaman ako, successful ako. Hindi. Yung pagiging mayaman, yung pagkakaroon ng maraming pera is a bonus. Yun talaga yung pinaka-common na nakukuha ng mga successful na tao. Yun talaga, na maraming pera. Maraming pera na bibili mga bagay. Pero hindi yun ang success eh. Ang pinaka-essence ng success para sa akin is the person you become. Sino yung taong nabubuo? Sino yung taong nade-develop nang dahil nag-a-achieve ka ng success? The person you become. Yun ang success para sa akin. Kasi kung sasabihin mo na, para mas maintindihan yung punto ko, kung sasabihin mo na, ay, yung mga nanalo sa loto, successful yan, maraming pera. Hindi. Kasi kung i-research mo kung anong nangyayari sa kanila 2 years, 3 years, 5 years, 10 years after nilang manalo sa loto, tingnan mo kung anong klaseng buhay na meron sila. Most of them is bumalik lang sa dati, meron pang iba na mas masaklap pa. Yung ano, mas lalugmok pa sila kaysa nung hindi pa sila nanalo sa loto. May mga ganong stories. Bakit? Hindi kasi sila successful. Hindi kasi sila successful, sinortcut nila yung proseso ng pagkakaroon ng maraming pera. Kaya sinasabi ko, success is not money. That is the result of success. Success is the person you become. Yun yung kailangan mo maintindihan. So, balik tayo dun sa video. Yes. So, number one, mindset. Yes. Second is? Skill set. Third is? Yung experience. Experience. Kasi yung experience na yun, makukuha mo naman yan through the implementation. Eh, mga paano kung sa experience merong malaking problema, may malaking challenges? Marami, yan ang reasoning. Eh. Nag-try naman ako mag-negosyo, nalugi lang. Hindi lang naging successful. Sumubok naman ako ng maraming bagay. What can you say about that? Problem pagdating sa mindset. So, ibig sabihin, may experience, pero kulang yung mindset. Mindset, oh. Right. Para sa akin, ang pinaka-importante sa pagdating sa pag-ascenso sa success is mindset. Right. Yung skill set kasi kayang kopyahin. Eh. Kaya may Google. Kaya may Google. Kaya may YouTube. Pero yung mindset ko, mindset natin, sinabi ng successful na tao na, oh, dapat maagap ang gumising. Pwede mong gawin for how many
early days. Yeah. Pero kung yung mindset mo is hindi mo naintindihan kung bakit kailangan umaga gumising, yung habit mo hindi na form, babalik ka pa rin sa old habits. So napaka-importante para sa akin yung mindset na naintindihan mo kung bakit mo ginagawa and hindi siya basta-basta nagbabago. So yung understanding why you are actually doing what you have to do is yun yung pwedeng makapagpayaman sa iyo na sobra. Yun talaga makapagpayaman sa iyo. Hindi, maraming tao nagsasabi hindi importante mindset. Importante masipag ka, matiyaga ka, mayaman ka. Para na rin nilang sinabi na hindi importante yung seed, ang importante lang yung bunga. Paano ka magkakaroon ng bunga in the first place kung wala kang itinatanim? Tama eh. Diba? So mindset equals action is equals to result. This is very basic na eh pagdating sa usaping success. Kailangan ma-appreciate mo yung buto. So ibig sabihin yung buto represent na mindset. Yes, yan yung pinaka-pundasyon. And skill set represent maybe the tree. And the fruit represents the result or the experience. Yes. Yung mindset and skill set pag kinolaborate mo, tama, bubunga ng tama. Yes. Pagka ang mindset, ang skill set mali, bubunga ng mali. Pagdating naman sa mga challenges, yung mga nagsasabi ng mga tao ay sinubukan ko yan, hindi naman nag-work out. Hindi nila naiintindihan na every time na mayroong mga challenges na ma-experience. Right. Palagi ko sinasabi, hangga't hindi ka tumitigil, hindi ka pa naman natatalo. Pagdating dito sa negosyo, pagdating sa success, naniniwala ako hangga't hindi ka tumitigil, hindi ka talo. 2016, iniwan sa akin yung bahay namin noon ng mother ko kasi nagpunta na sila ng US. Right. And wala akong pera. Mm. Ang dami ko pang kung ano-ano mga gamit na pinagbebenta para lang makasurvive everyday na ang iniisip ko pang kain. Mm. Wala ko halos makain ng mga time na yun na experience ko ulit magutom kasi na-experience ko yun parang 2014, early 2014. Right. Tapos na-experience ko na naman ng 2016. Pero nung time na yun, kumita ako ng malaki dyan at age of 19 years old. Mm. So hindi normal yung kinikita ko para sa 19 na walang responsibilidad na walang trabaho. Yes. Pero dahil sa mali yung mindset ko, yumabang ako. Lumabas yung yabang ko kasi naniniwala ako na hindi naman totoo na babaguhin ka ng pera. Ilalabas ng pera kung sino ka talaga. Yes. Dahil hindi ka sanay na humawak ng pera. Yes. So papasok pa rin dun yung mindset, financial education. Yes. Mindset, attitude na andun. Oh. So lumabas yung ugali kong mayabang. Mm. Nagmataas ako, nagmalaki ako, hinambol down ako ng Diyos. Binagsak niya ako. Yung Carl Serrano na 26 years old ngayon, ang daming failure. Sobrang dami. Paano ka binagsak? Iniwan ako ng team ko, iniwan sa akin yung bahay ng parents ko na hindi ko alam kung paano ko gagastusan yan. Nagutom ulit ako, wala akong pambayad sa bills, nagtaot. Nawala ka na income. Nawala talaga lahat. Sabi ko nga eh, kung hindi ko naging girlfriend yung aking fiancé ngayon, iniwan din ako niyan. Kaya blessing in disguise sa akin yan. Pero naniniwala kasi ako doon na kapag mayroong challenges na ibinibigay sa iyo ang Diyos, almost every time na andiyan lang din sa tabi-tabi mo yung solution. Exactly. Hindi mo lang napapansin kasi masyado kang kulong sa sarili mong mundo na feeling mo pinahihirapan ka. Feeling mo. Ganun yung nararamdaman mo. Yun ang nararamdaman ko. Alam niyo sobrang powerful noon. Pinapanood ko ulit, grabe. No, sobrang powerful nung nabanggit ko na yon na yung pagka mayroong mga challenges na ibinibigay sa iyo ang Diyos, yung solution nandiyan lang sa tabi-tabi. Sobrang powerful nun kasi looking back, actually yung realization ko na yun, ano lang eh, recently lang yan eh. Looking back na sobrang taas kasi ng ego ko. No, hanggang ngayon meron pa din akong part na ganun, mataas ang ego ko. And yun yung isa sa mga ini-improve ko sa sarili ko. And kapag ka kasi meron kang ganung klase ng ugali, meron ka kasing ego, mataas yung ego mo. Ang problem kasi is ako kasi yung tipo ng tao, ayoko nang tinutulungan ako. Mas prefer ko na ako yung tumutulong, pero ayoko nang tinutulungan ako kasi ayoko nang may isusumbat ba sa akin. No, ayoko nang may masasabi sa akin na humingi ako ng tulong, ganyan. Gusto ko na ako yung nagsumikap, ako talaga yung naghirap. So, merong may point yung ano na yon, yung ganung klase ng thinking, pero minsan kaya tayo pinapa-experience sa atin ng Diyos yung sobrang struggle kasi gusto niyang itinuturo niya sa atin ibaba yung ganung klase ng ego. So para sa inyong mga tao na katulad ko na ganun, na ayaw mo nang tinutulungan ka, gusto mo ikaw yung tumutulong kasi ayaw mo nang masusumbatan ka. Merong tinuturo sa atin yung Diyos. Gusto niyang ibaba yung ego na yun. May tama kasing paglalagyan, meron tamang paggagamitan ang ego. Hindi sa lahat ng oras dapat mataas yan. So looking back, na realize ko na sobrang dami na yung solusyon nasa paligid ko lang talaga. Masyado lang talagang mataas yung pride ko para makita yun. Kaya ang ganda. So pagpatuloy natin yung video. So ibig sabihin parang pumunta ka rin sa blaming game. Kaya naiintindihan ko yung mga tao na nakaka-experience ng ganun. And para sa akin, blessed ako dahil ipinarana sa akin ng Diyos yun sa mas maagap na edad. Ibig sabihin, failure ka na, blessed ka. Ha? Yes, blessing pa rin yun para sa akin. As long as hindi ako tumigil, hindi pa rin ako failure. Nag-fail lang ako. Para sa akin, yung failure at yung pag-fail magkaiba. Para sa akin, yung pag-fail is just an event. Pangyayari lang yan. Pagiging failure is yung person mismo para sa akin. Yes. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka pa rin failure. Merong ang libro si John C. Maxwell. Ang title ng libro, sometimes you win, sometimes you learn. As long as you don't quit, you never lose. As long as you don't quit, you never lose. As long as nagtutuloy-tuloy ka lang, hindi ka pa rin natatalo. Naniniwala ako. And ako yung isa sa mga living testimony na totoo talaga yun. Kasi hindi ko naman alam kung kailan ako magiging successful. Hindi ko naman alam kung kailan ko mahihit yung first million ko. Wala akong idea. Nung nagsisimula ako, sinasabi ko palagi, next year na po, 5 years na, wala pa din. Right. Pero ibibigay niya ng Diyos sa tamang panahon, lalo-lalo na pag dumating yung time na ready ka na at deserving ka na, para hindi na mawala sa'yo. And sobrang thankful talaga ako sa lahat ng experience ko before. Sobrang thankful ako kasi hindi ibinigay sa akin yung success na meron ako ngayon noon. Ibig sabihin, yung nakakaranas ng sobrang hirap or down sila sa ngayon, sa moment ng buhay nila, dapat maging grateful and thankful pa rin sila. Yes, pag nasa rock bottom ka, when you hit rock bottom, there's no other way but up. Pag feeling mo sagad na sagad ka na, wala kang ibababa. Right. So ang direction mo pataas. Right. So just make sure pataas ka na talaga. How can they actually make sure na pataas sila? Ano yung mga steps mga dapat gawin? Number one, huwag susuko. Huwag kang titigil. Okay. And para sa akin, pag naandiyan ka sa lowest point na yan, kasi ilang beses ko naranasan yan. Pag naandiyan ka sa lowest point ng buhay mo na yan, right, marami kang mahuhukay na diamante diyan. Marami kang mahuhukay na ginto. So itong mga diamante or ginto na to, ito yung sumisimbolo sa mga lessons. Pinaktis ko yung sarili ko na every time magkakaroon ako ng mga challenges, ayoko kasi siyang tawagin problema eh. Yes. Gusto ko tawagin siyang challenges. So ibig sabihin ng problema dapat tawagin challenges. Okay. Kasi challenges na lampasan mo. Every time na nakaka-experience ako ng mga challenges, hindi ako ganito dati, pero pinaktis ko lang yung sarili ko na itatanong ko sa sarili ko, ano kaya yung itinuturo sa akin? Right. Ano kaya yung lesson na kailangan kong matutunan? Bakit ko to naranasan?
Alam niyo, sobrang importante nung nabanggit ko na yun about sa mga challenges. Kasi nung ma-realize ko to, sobrang laking pagbabago sa buhay ko yung naitulong nito. Na every time meron akong problemang nararanasan, na pinalitan ko yung terminology na problem into challenges. Kasi ang problem kasi ang dating sa akin nun, parang pinahirapan ako ng Diyos, pinahirapan ako ng mundo, which is not really the case. Hindi talaga ganun. Kung yung way ng thinking mo is meron kang success mindset, hindi talaga ganun eh. Kaya sobrang powerful. Yun yung isa sa mga, kung meron kayong matatake away sa mahabang video. By the way, pwede nyo mapanood yung video ni Boss RDR sa kanyang channel, yung buong video. Kasi ititrim itong video na to kasi sobrang hahaba ito kapag hindi na-trim. Pwede nyo panoorin, hanapin nyo lang yung sa RDR Talks ni Boss RDR. So, kung meron kayong magiging take away dito sa video na ito, is yun ang i-take away mo. Kasi yun yung pinakasimple, pinakamadaling practicein. Pwede mo na kaagad magawa ngayon. Pag meron kang challenges na pinagdaraanan, alam ba, may pinagdadaanan ka problema ngayon, palitan mo siya ng term na challenges, tapos itanong mo sa sarili mo, or pwede ka magdasal kung gusto mo. Itanong mo, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko? Or pwede mo itanong sa sarili mo, ano kaya yung lesson? Ano kaya yung lesson na kailangan kong matutunan dito? Seek and you will find. Diba? Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and will be open to you. So that is one of my favorite verses sa Bible. Kasi totoo talaga yun. Seek and you will find. Kapag nagtatanong ka, anong kailangan kong matutunan? Bakit ko to nararanasan? Especially kapag ka yung nararanasan mo na challenges, paulit-ulit. No, hindi lang isang beses, dalawa, tatlo, sampo, limampo, isandaan, maraming beses mo nang na-experience. Merong itinuturo sa'yo na lesson na hindi mo pa rin natututunan. Kaya paulit-ulit-ulit-ulit ipinaparana sa'yo. So yun yung kailangan mong alamin. Yun yung kailangan mong itanong. And dito na papasok yung advantage kapag merong mentor na gumagabay sa'yo. Kasi pwede mo silang mapagtanungan kung sakaling hindi mo masagot yung tanong. Na ano kayang lesson ang itinuturo sa akin. Minsan kasi hindi mo talaga masasagot. Maraming beses sa buhay ko ganun. Hindi ko masagot eh. So nagtatanong ako sa mentor ko. Ano kayang possible na reason? Kasi yung mga mentors ko, way way ahead ang experience sa akin. Mas successful kaysa sa akin. Mas mahaba yung years of experience kaysa sa akin. No? Kaya alam ko, malamang sa malamang napagdaanan na nila yun. Okay? So balik tayo sa video. Alright. Kasi kung mapapansin natin sa buhay natin, kapag meron tayong problema or challenges na paulit-ulit, paulit-ulit, bakit yun, especially pagdating sa pera, palagi nagtatanggutang, palagi kinukulang, meron kasi tayong lesson na hindi natututunan. Merong itinuturo sa atin na hindi natin natututunan. Parang sa school, di ba? Yes. Hanggat hindi ka nakakapasa, repeat ka. Yes. Hanggat hindi ka nakakapasa, ulit ka ng uulit. Hanggat hindi mo na ipapasa yung exam na yan, uulit ka at uulit. Yes. So naniniwala ako sa buhay ganun din. Right. Maraming ibinibigay sa atin ng mga test, ng mga challenges na as long as hindi natin naiintindihan, hindi natin natututunan yung lesson diyan, uulit at uulit yan. Maraming salamat sa iyo, Boss Carl. Ang dami-daming natutunan, daming napulot, and sobrang napaka-empowering talaga, napakagaling, di ba? Okay, so tapos na yung video. Once again, kung gusto nyo mapanood yung full clip ng video na yon, eh, punta kayo dun sa RDR Talks na channel ni Boss RDR para mapanood nyo yung buong video na yon. And I hope na-inspire kayo dito sa video na ito. Click nyo yung like kung marami kayong natutunan. And comment kayo sa ilalim, question of the day, ano yung pinakatumatak na lesson sa isipan mo? I-comment mo dyan sa ilalim para magkaroon ako ng idea tungkol sa kung ano yung mga nakuha mong lesson. Isa lang, kahit isa lang, ano yung pinakatumatak na lesson sa isipan mo, ilagay mo dyan sa ilalim. And kung meron kayong mga gusto na klase ng content ng videos, pwede nyo rin i-comment dyan sa ilalim. Pwede ako magturo sa inyo about finance, about sa negosyo, personality development, even sa relationship. Pwede ako magturo sa inyo yan kasi meron akong experience sa mga bagay na yon. So, i-comment nyo lang dyan sa ilalim and i-share nyo to sa mga kilala, kaibigan nyo, friends nyo, relatives nyo na alam nyo na matutulungan itong video na ito. So, once again, this is your friendly neighborhood car, Sarah. No, live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!